my God, I hate trucks. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Dasal ang panawagan ni Alma Moreno para sa anak niyang si Mark Anthony Fernandez. Naging emosyonal ang aktres nang makaharap ang kanyang panganay sa likod ng mga rehas. Ang mensahe naman ni Alma kay Mark Anthony, manatiling matatag. At mula po sa Angeles City, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky Mike, naging emosyonal ang tagpo na magkita si Mark Anthony Fernandez at kanyang inang si Alma Moreno dito sa Angeles City, Pampanga. Ang hinihiling ko lang po, prayers para sa anak ko kay Mark. Yun na lang po. Tulungan niyo lang sa dasal ang aking anak. Yun lang po. Emosyonal ang pakiusap ni Alma Moreno para sa anak na si Mark Anthony Fernandez na nakakulong makaraang mahulihan umano ng marijuana sa Angeles City, Pampanga, Lunes ng gabi. Iyak din ang iyak si Alma nang makita ang anak sa loob ng kulungan ng Station 6 ng Angeles City Police. Hindi na humarap si Mark sa kamera, pero kwento niya sa amin, lumuluha raw ang kanyang ina habang sinasabihan siya na magpakatatag. Dumating din daw sa punto na pati si Mark ay lumuha na rin. Sinabihan niya raw ang kanyang ina na kapag nalampasan niya ang kaso, balak niyang pumunta sa Amerika para magbagong buhay. Kanina, sinamahan ni Alma si Mark sa pagharap niya sa korte para sana sa arraignment ng kanyang mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at disobedience, makarang lusutan ang checkpoint ng mga pulis at mahulihan ng 1 kilong marijuana. Si Alma nakaupo sa likod ng kanyang anak na hindi niya agad nadamayan matapos daw maalta presyon nang malaman ang pagkakaaresto rito. Anak ni Alma sa yumaong aktor na si Rudy Fernandez si Mark Anthony, ang mag-ina malapit sa isa't isa. Naroon din si Alma noon para suportahan ang anak noong sumisikat ito bilang isang teen idol na maging bahagi siya ng grupong Guapings. Dumalaw din kanina ang live-in partner ni Mark. Masinsinang nag-usap ang dalawa. Mahigpit din ang hawak ni Mark sa partner mula sa loob ng rehas. May isang puntong para tila naluluha si Mark habang kausap ang partner. Paglabas ng kanyang live-in partner mula sa loob ng presinto, nagpahid pa ito ng luha. Pero hindi ito nagbigay ng pahayag sa media. Nananatili pa rin dito sa Station 6 ng Angeles City PNP si Mark habang walang inilalabas na commitment order ang korte para malaman kung saan makukulong ang aktor. Non-bailable ang kaso ni Mark. Before namin itatransfer yun, paano muna sa ano, sa kapamedikal. Mike, Vicky, yung isa namang kaso ni Mark Anthony Fernandez na possession of drug paraphernalia ay ibinasura na ng korte kanina. Wala daw kasi doon sa opisyal inventaryo ng mga pulis yung sinasabing grinder na nakuha sa loob ng kanyang sasakyan. Pero sabi naman ng mga pulis, iaapilan nila ang pagbasura na yan. Meron doon sila nakuhang grinder pero hindi lang nila nailagay doon sa opisyal inventaryo. Vicky. Ibinasura ng piskalya ang reklamong possession of drug paraphernalia na isinampa laban kay Mark Anthony Fernandez. Ipinagpaliban naman ang pagbasa ng sakdal o arraignment para sa iba pang mga kaso matapos hilingin ng kanyang kampo na muling imbestigahan ang pagkakaaresto sa kanya. Live mula sa Angeles City, may report si Katrina Son. Katrina. Jessica, ngayong gabi nga ay muling dumalaw si Alma Moreno sa kanyang anak na si Mark Anthony Fernandez dito sa Angeles City PNP. Tulad ng ibang ina, hindi naging madali para sa aktres na si Alma Moreno na makita sa hindi magandang kalagayan ang anak. Mula nang mahuli si Mark Anthony Fernandez, kagabi lang silang nagkitang mag-ina. Hindi raw matigil sa pag-iyak si Alma habang sinasabihan si Mark na patuloy lang na magpakatatag. Ani ni Mark, sakaling malampasan niya ang kaso, balak niyang pumunta sa Amerika para makapagbagong buhay. Ang hinihiling ko lang po, prayers para sa anak ko kay Mark. Yun na lang po. Tulungan niyo lang sa dasal ang aking anak. Yun lang po. Kanina, nakasuporta pa rin si Alma sa kanyang anak nang iharap siya sa korte para sana sa arraignment ng mga kaso paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at disobedience. Naroon din ang kanyang live-in partner, iba pang anak ni Alma at kapatid ni Mark na sina Yolge at Vijay Marquez. Pero hindi natuloy ang arraignment sa dalawang kaso sa MTC Branch 1 at RTC Branch 60 matapos magsumite ng motion to suspend proceedings ang kampo ni Mark. Nais daw kasi nilang magkaroon muna ng reinvestigation sa pagkakadakip kay Mark. We filed our motion. Ano po yung motion mo?
motion for preliminary investigation. The other one is for the purpose of filing motion for reconsideration with the MTC. Okay. Ibinasura naman agad ng piskalya ang reklamong possession of drug paraphernalia dahil wala raw sa inventory ng pulis ang grinder na sinasabing nakita sa sasakyan ng aktor. Naghain din ng motion sa dalawang korte ang kampo ni Mark Anthony para mailipat siya sa Pampanga Provincial Jail. Puno na raw kasi sa Angeles City Jail at ang pinakamalapit na maaring paglipatan sa kanya ay ang Provincial Jail sa San Fernando. Pagkatapos ng pagdinig, magkahiwalay na lumabas sa Hall of Justice si Mark Anthony at ang kanyang pamilya. Tumanggi nang magbigay na pahayag dito si Alma. Anak ni Alma sa yumaong aktor na si Rudy Fernandez, si Mark Anthony, ang mag-ina, kilalang malapit daw sa isa't isa. Naroon din si Alma para suportahan ng anak noong sumisikat pa ito bilang isang teen idol nang maging bahagi siya ng grupong Guapings. Ang showbiz manager na si Lolit Solis, ikinalulungkot daw ang nangyari sa itinuturing niyang anak at alaga. Maging ang stepmother daw ni Mark na si Lorna Tolentino, labis na nag-aalala sa sinapit ni Mark. Talagang wala siyang ginawa kundi hanapin si Alma kasi wala siya yata ang telepono ni Alma Moreno. All night long, she was looking for Alma hanggang nagkausap silang dalawa. At nakakatuwa, pag nag-uusap sila talagang parang common denominator lang nila si Mark. Paniwala naman ni Manay Lolit. Ayoko man sabihin, nag-start yan, nakita ko yung deepest depression niya nung nakapag-break siya nung kay Claudine Barreto. Talagang that was talaga yung talagang downfall niya. And then, nung namatay tatay niya, kailangan talaga ni Mark ng medical help. Tumangging magbigay ng anumang komento rito si Barreto. Magkahalong gulat at panghihinayang naman ang naramdaman ni Direk Brillante Mendoza sa minsan niyang nakatrabaho sa pelikulang Marosa na magiging huling pelikula na pala ni Mark. Magaling siyang artista. No? Talking about Marosa. Yes, I'm talking about Marosa. Kasi nung kinukuha ko siya, maraming nagsasabi sa akin na huwag mo siyang kuhanin na kasi para baka magka-problema ka pa. True enough, hindi naman ako nagka-problema. Dagdag pa ni Mendoza, marami pa raw plano si Mark bilang aktor. Kabilang na rito ang pagre-remake ng mga pelikula ng Amang si The Boy. He always parang talk about his father at saka yung anak niya. Sabi niya, alam mo, mas nagmana yung anak ko kaya The Boy kaysa sa akin. Kapo man nalulungkot si naman ay Lolit at Direk Brillante. Pakiusap nila sa publiko, huwag muna raw husgahan si Mark Anthony. Basta tandaan nila si Mark, gumagamit lang pero never naging puser. Siguro yun lang. Kaya kung ano man ang kasalanan niya, sana matanggap din natin na pwede pa naman mabago. Jessica, sa ngayon nga ay mananatili muna dito sa Station 6 sa Angeles City PNP si Mark Anthony Fernandez habang inaantay pa nga yung commitment order na manggagaling sa korte. At yung kaso nga ni Mark, Jessica, no, ay non-bailable. Jessica? Mm-hmm. Katrina, binanggit ba ng piskal kung bakit ibinasura yung reklamong possession of drug paraphernalia laban kay Mark Anthony Fernandez? At saka ilan ba kasi ang kasong kinakaharap niya? Katrina? Jessica, kanina ay agad daw ibinasura yun nga possession of drug paraphernalia nga na isinampang kaso kay Mark dahil daw hindi raw kasama doon na sa listahan na isinumite ng mga pulis yung grinder na nahanap umano sa kotse nga nung aktor. Pero nakausap natin, Jessica, yung isa sa mga investigador, ano, kanyang sinabi kanina na kasama raw iyon, nakasulat sa papel, nakadocument, ngunit nakalimutan daw nilang i-attach doon nga sa isasubmit daw nila sa piskalya. Kaya naman ngayon daw, Jessica, ay inihahabol daw nila ito sa korte. At yung mga kaso nga ni Mark, Jessica, apat daw yung isinampa, no? Tatlo doon sa Dangerous Drugs Act at isa nga doon sa disobedience. Jessica? Mm-hmm. Katrina, hindi ako pamilyar doon sa grinder. Alam mo ba kung ano yon? Nakita mo ba kung ano yung grinder na yan na di umano nakita ng mga pulis din sa kotse niya? Jessica, kanina tinanong natin yung investigador kung ano nga ba yung grinder. Tinanong din natin kung pwede bang makita. Pero ngayon, ayan, nakatago daw ito. Hindi rin tayo masyadong pamilyar tungkol sa grinder na yan, Jessica. Pero pagkaka-explica sa atin nung ibang mga nandito, ginagamit daw yan doon nga sa marijuana dahil medyo matigas daw yung marijuana at isa daw to sa mga ginagamit para raw dito bago ito magamit, Jessica. Mm-hmm. Pero I understand, no, na sa panig ni Mark Anthony Fernandez, itinatanggi niya na meron siya ganong kalaking amount ng marijuana. Hindi niya tinatangging gumagamit siya dahil sabi nga niya ay bilin daw yon ang kanyang ama.
to fight cancer, no? Pero ang hindi yata nila inaamin ay yung ganun kalaking amount ng marijuana, almost 1 kilo ba? Anong pagkakaalam mo patungkol dito, Katrina? Jessica, sa mga pahayag nga ni Mark Anthony Fernandez, kanyang sinasabi ano, na hindi raw talaga sa kanya yung blocking nga ng marijuana, no, almost a kilo nga na nakita sa kanyang bag. Kanyang sinasabi na bibili pa lamang daw dapat siya. Ounce nga lamang daw ang dapat na makita sa kanya. Pero agad daw ipinatong ito sa kanyang bag. Yun yung paulit-ulit na sinasabi niya, Jessica. No, kung may ebidensya siya na magpapatunay na ipinatong ito sa kanya, Jessica, yun ay patuloy pa rin nating inaalam. Kanina, sinubukan natin kausapin yung ina ni Mark na si Alma Moreno, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag, Jessica. Mm. So ang claim ni Mark Anthony Fernandez, itinanim ng mga pulis yung marihuana ng ganun kalaking volume sa kanyang bag. Ano naman ang sagot ng mga pulis na nanghuli sa kanya about that? Nakausap natin kanina, Jessica, yung isa sa mga investigador at kanyang sinabi sa atin na hindi raw nila itinanim yung nahuling marijuana doon nga sa bag ni Mark. Actually, ikwinento niya pa. Sinabi niya na noong gabing iyon, nakita raw nila yung sasakyan ni Mark na walang plate number, ano, kaya pinara nila. At nung pinara daw nila, Jessica, yung sasakyan, binaba raw ni Mark yung bintana, nakita nga daw nila na si Mark Anthony Fernandez ang sakay. Flashlightan daw nila yung loob ng sasakyan at doon nga daw nila nakita, Jessica, yung nakapatong na marijuana doon sa bag ni Mark. Sabi daw nung kasamahan ng investigador, marijuana, marijuana. Doon na raw sila pumunta sana para rumesponde. Ngunit agad daw humarurot yung sasakyan ni Mark. Yun yung panigdaman ng mga investigador, Jessica. At may balita rin na kinailangan pang barilin nung mga pulis yung mga gulong ng sasakyan niya dahil hindi nga ito tumigil kahit flinag down nila. Tama ba, Katrina? Tama ka dyan, Jessica, dahil nung nakita na daw na may marijuana ay agad daw nagpatakbo at humarurot palayo yung sasakyan ni Mark. Kaya naman kinailangan pa raw nilang barilin nga yung gulong para mapatigil raw yung sasakyan. Kaya rin siya sinampahan nung kasong disobedience, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.